Chapter 2,
from verse 5 and the following verses. Letter of Paul to the Philippians, chapter 2, from verse 5 and the following. And it says, your attitude, say attitude, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Brothers and sisters, the word of the Lord. Praise the Lord. Ama,
Salitanya ay hinuman niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay na isang alipin. Amen. Amen. Hindi humble or proud. Hallelujah. Iman ko ba? Amen. Sa tulad kaya nga ni Jesus, sabi na yung attitude should be the same. That of Christ Jesus the Lord. Yung kanyang pagiging mapagkumbaba, hindi mapagmataas, hindi mayaman, hindi malaspan ang pag-ugali. Sa halip ay ginagawa ang tama, ginagawa verse 8.
22. Romans chapter 6 verse 22. Ito ang sabi ng Bible. So sabi niya, but now that you have been set free from sin. Ngayon pinalaya na kayo sa anumang kasalanan and have become slave to God. Alipin ng Diyos tayo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. We are slave to God. The benefits of you reap ang biyaya na aming aangin sa parang lead to holiness and the result is eternal life. Amen. It leads to holiness. Ito raw ang siyang naging dahilan ng kabanalan ng tao at naging resulta nito'y ang buhay na hanggang sa langit. Yan ang tumpaya ng pag-ibot. Be sure from the bottom of your heart. Pag-ibot na galing sa puso, hindi pag-ibot na galing sa puso o reklamo. Reklamo dito, reklamo doon. Pinagpala na nagre-reklamo ba? Amen. What the Lord said according to St. Paul, in everything, give thanks. Amen. Sa lahat ng bagay, ipagpasalamat mo sa Diyos. Binigyan ka ng asawang parok, ipagpasalamat mo sa Diyos. Binigyan ka ng asawang maitid, ipagpasalamat mo sa Diyos. Binigyan ka ng bulag na asawa, pagsilihan mo mo. Amen. Amen. Yeah. Amen. 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 Diba ano ba yung sabihin mo niya? Every give thanks. Pagpasalamat mo sa Diyos ang lahat ng mga pagpapalala. Tanda ko, maliit man siya malaki. Binigyan ka ng mga bagay. Ha? Ano ang nangyari sa buhay mo? Hindi puro mapapalag, pero makasalamat, maging pasok sa buhay mo, makasalamat mo. Nagulas na, nagkabukos, ano ang kasalamat? Bakit? Nagulong pa, mag-ina. Hindi ka na nagpasalamat na dahil sa tangpa, nagulong pa, mag-ina, dahil mo wala, hindi ka na nakabukol, hindi ka na nag-ina sa kalakad, ang asas na sa patos mo, hindi ka mag-asas sa mga damay, mga kapatid, kasi ayaw na putos ng putos. And remember ang word of God,
ang Holy Spirit tulad na nangyari kay King Saul. Sa 1 King of Israel, si Saul. Ha? So why? Hindi niya sinunod yung otos ni Yahweh na makipaglaban doon sa Amalek. Patayin na lahat, pati hari ang lahat, pati yung hari. Hindi niya sinunod. Maganda yung kanyang mga reason. Reason niya ay para ihandog sa Diyos yung mga ng tupa. At binihan lang niya yung king na si Ikap. Binihan lang niya yung utos ng Diyos na patayin ang mga halatan ng Lord, pati hayop, lahat. Dahil alam niya, instead na patayin, binihan, ginapos, at ipinahanan. Yung mga hayop, inulog ng Malik, bakit ay may namuungan na gano'n? Para daw ihandog kayo. Para daw ihandog kayo. Tayo may isang gano'n sa paglilingkod. Ang ginagawa natin. Ha? Kung alam niyo pinagpilian, nasabihin natin yung iyaan natin kayo. Eh. Kung alam niyo pinatilahan, iyaan niyo kayo. Eh. Kung alin yung mga reject, siyahan ko kayo. Kaya nung unang panahon, pag may mga pag medyo, mga maraming anak, lalo na maraming anak, lalaki, pag medyo, hindi maganda ang itsura, medyo pangit, o kaya medyo lalambot, magpalit ka na lang. Amen. At ang sabi ng verse 38, give and it will be
inyo. Hindi sa sabihin natin
nagugusta sa kamay. Para paano tinatas mo? Sabi ko, kamay. Kamay, ligas sa kamay. O, bakit kaya tumasok na gusto siya kapakas? Kaya tulog na eh. O, ko, kasi hindi na hindi na kaya siya yung mga mga kapatid, lahat tayo gusto natin pagpalaan, di ba? Pero, bakit di tayo pinagpapala? Because no one wants you. We do not obey to the word. Yes, sabi ng Bible, what kind of attitude? The proper attitude is provision, service, number one, doing the will of God from the heart. And then sabi ng Bible, number two, if you love me, keep my command. Kung ano ang utos ng Panginoon? Pinakamahalagang utos na sinasabi para tayo ng palagi ay yun sa Malakay 3:10. Ikaw po. Amen. Sabi ng iba kasi pag iniisip yun, ay naku, pag bibigay naman, ikaw po, naku po, naku po, naku po, naku po, naku po. Mga kapatid, pero hindi mo alam, yun ang paraan ng Diyos para makita ang ating pagiging obedient. Nasabihin natin, hindi naman yung talaga kailangan ng Diyos eh, but it needs by the ministry. Amen. Na pag-ibot, ha? Hindi mo tayo magkakaroon ng tinatawag na International House of Prayer na manahitin kinayo sa Manila, sa Ambel, hindi tayo magkakaroon ng Peak Mountain sa tagalitay ng 14 hectares, hindi tayo magkakaroon ng Council ng nila ang mga makinaya ng Channel 35. Amen. Sa TV television, kung wala ang mga tidings, kung mga sabi ng verse na binabasa ko lang sa inyo, hindi ako. You are under a curse. The whole nation of you, because you are robbing me. Sabi ng verse na, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Subukin niyo ang niyang gawin ko. Sabi niya, say the Lord Almighty, and see, if I will not throw open the black gates of heaven, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruits, saith the Lord Almighty. Amen.
Panginoon. Subukin yung gawin nito. Pwede ko buksan ang lumawa ng lagi. Ibuho sa inyo. Ang masalan ng pagpapala. Hindi ko na kayo matatanahan. Nang salot sa inyong umasa. Kaya kayo mamumuhay. Kaya sa gana. Yan ay tinatawag na maintenance. Sabi ko sa isip ko, lumagi na sa salita ng Diyos, kasi dapat ang mag-maintain ang buhay ko ay ang Diyos, hindi ang gawa. Ang dapat mag-maintain ang buhay ko ay ang Diyos, at hindi ang gawa. Ang gawa ay kala ng Diyos, at magagawa ng Diyos, na laging magkakaingin, unahin natin ang Diyos, at ang Diyos ay Diyos na matindihan sa aking buhay. Pero salamat sa Diyos na tayo makakilala sa Panginoon, ang mga sinumali ay naging magig na buhay sa Panginoon. Sakit at karamdaman, problema at mga kahirapan sa pagkakahirapan ay salot. Kaya sabi ng Diyos na parito ang Panginoon Jesus Cristo, hindi upang maghirap ng tao, kundi bigyan ng isang buhay na ganaw at kasiyasiya. Yan ang chapter 10, verse 10. Buhay ng mga pinipuhay na nag-ihirap, hindi buhay na wala na makikulang, hindi buhay na wala na makisakit, kundi buhay na sa gospel, sa New Testament, ano sabi ng Panginoon? Kayo mga eskriba, mga Pariseo, tulad nyo naman, libigan! Nililinis nyo ang imago, pinipinturahan nyo rin ang loob, bulok na alansay. Ang sabi ng Panginoon, binibigay nyo ang mga ikapo na inyong magulayin. Nag-iikapo nga sila, sabi ng Panginoon, tamang gawin nyo yan. Hindi sinalubat ng Panginoon ang typing. Hindi sinalubat ni Jesus ang inaapi ang mga tao, inaapi ang katulong, hindi pinakakati, na namumulog na namumulog doon sa hapag kung nagbigay ang Panginoon ng Panginoon. Si, sino ba ito? Lazo. Namumulog lang, kasi kanyang ginagawa ng maestrim at pariseo. Namumulog lang, namatay. Si Sakeo, o si Lazo, namatay si Lazo, na namumulog
katulong mo'y marahil driver o gabinet kasama sa bahay, namumulot lang doon sa bahay. Nakakaitin ang mayaman. Yung employer na makaitin. Ano nangyari? Napunta na ng impyerno. At si Lazaro napunta sa lahi. Sumisigaw yung mayaman. Sabi, Amang Abraham, kung maaari naman, babalikin mo si Lazaro doon sa lupa. Mahalaga pag sinasabi ng ating aral to be a good servant, a proper attitude. Sabi ng Panginoon, if you love me, obey my command. And finally, that he gave the summary of the ultimate
commandment sa kanyang Panginoon is to love your God with all your heart. Amen. And the second is to love your neighbor as yourself. Amen. Sa sampung utos, ginawang dalawa, at yung dalawa ay pinag-isa, the last and final word in all commandments is love. Amen. How can you show your love to God if you disobey His word? How can you show your love to God kung sa pagsamba mo sa kanya ay maliwala ang kanyang utos? Mga kapatid, so this day, sa kanyang Panginoon, to serve Him is a delight, not just a duty. And obey, and we obey Him because we love Him. Yan ang sabi ng Psalm chapter 40, verse 80. Sabi ko ng awit, Psalm chapter 40 verse 8, as kong yung mga kamahin at ating pupurihin ang Panginoon sa kanyang kalabihan. Alam, sabi niya sa Psalm 40 verse 8, I desire to do your will, O my God, your love is within your heart. Winning song. Raise up your hands and close your eyes. To our conscience.
kesulitan. To the deep of your soul, doing something good. Si Brother Edgar at marami, may itong